Sorry po, pasensya na po. Kung saan-saan ka kasi tumitingin eh! Ayusin mo yung trabaho mo, ah! Ma'am, naku, sandali lang po, ah. Sige. Hello? Mama Ila? Mama Ila! Ano ang anak ko, Mama Ila? Kasama ko siya. Ang importante, ligtas siya at kasama ko. Ma'am, nasan ho kayo? Ibalik niyo ho sa akin si Angel. Alam mo, huwag mong problema. Mahingan, ibabalik ko rin lang naman siya sa'yo. Ang problema lang... Nasa ospital ako ngayon. Ospital? Bakit ho? Na-ospital. Si Angel. Pero inaalagaan ko siya ngayon. Ngayon bukas, makakalabas na kami ng ospital. Saan ko siya ibabalik sa'yo? Ma'am, sabihin niyo sa akin kung saan ospital pupuntahan ko na ho kayo. Susunduin ko na yung anak ko. Naku, Karen. Napakalayong ospital nito. Huwag kang mag-alala at ibabalik ko siya sa'yo bukas. Pero... Meron lang sana akong hihingin pabor sa'yo. Medyo napalaki ang gastos ko habang inaalagaan ko si Angel. Kaya gusto ko sanang... Singilin sa'yong inabono ko. Ma'am, magkano ho ba yun? Ako na hong bahala, babayaran ko. Basta ibalik niyo lang ho sa akin yung anak ko. 50,000. 50,000? Ma'am, wala ho kung ganun pa. Wala ho kung ganun pera, ma'am. Saan ko kukunin yun? Umutang ka kay Tessie. Kaya sigurado ako pa uutangin ka noon. Sabihin mo lang para sa anak mo. Ma'am, ma'am, wala man kayo, ma'am. Wala akong ganyan pera. Diyos ko, saan ko kukunin yun, ma'am? Ma'am, ibalik nyo naman yung anak ko sa akin, ma'am. Sige na. 50,000? Eh, ma'am, kahit araw-araw ko pong pagtatrabahuhan sa inyo. Karen, naasa ka pa ba? Iniintindi na nga lang kita sa pag-absent mo dahil nga nawawala yung anak mo. Kung tutusin, dapat si Santi ka na. Eh, ma'am, kaya nga ho akong bumabali sa inyo kasi yun po yung inabono ni Ma'am Myla sa ospital. Eh, ba't ba naman kasi magbabayad ng 50,000 para sa sarili mong anak? Ma'am, yun po yung kailangan. Hinihi po ni Ma'am Myla sa akin talaga yun eh. Kasi nga, utu-utu ka. Una sa lahat, nagpa-uto ka sa nobyo mo, kaya ka nabuntis. Tapos, nagpa-uto ka kay Myla, kaya nawala yung anak mo. At hanggang ngayon, nagpapa-uto ka pa rin sa kanya. Karen, magkano na lang meron ka ngayon? Ito 3,000. Alam niyo bang yun na lang pera mo ngayon? Oo. Hindi. Babayaran ko na lang siya sa ibang araw siguro. Saan ba siya magagaling? Sa ospital daw eh. Na-ospital din daw kasi anak niya, sabi niya sa akin. Ha? Anak? Walang anak si Mama Ila, Karin. Hindi, meron siyang anak. Sinabi niya yun sa akin. Pareho pa nga daw kami na iniwan ng asawa eh. No, Karin, niloko ka lang ni Mama Ila. Walang anak si Mama Ila. Diba? Karin, alam ko hindi na siya dadating. Tingnan mo nga, sarado na yung story natin, oh. Karin! Karin! Si Mama Ila, nakita ko pabalik sa bahay nila. Ma'am! Mama Ila! Taxi! Ma'am, taxi! Ma'am, ma'am! Nasaan na po ang anak ko? Wala siya sa akin ngayon. May nakikita kang hawak ko? Asan na nga pala yung pinag-usapan natin tungkol sa pera? Ito po, ma'am. Ayan lang po yung pera ko, ma'am. Karin! Kulang na kulang ito! Ano higod, bariya mo? Alam mo, dapat lang talagang binigay ko na siya. Taxi! Ano pong sabi niya? Nasaan po anak ko? Anong binigay? Sa hindi nila yung anak ko? Aminin mo na. Hindi mo kayang buhayin ang anak mo. Dapat nga nagpapasalamat ka pa sa akin. Dahil sigurado ako kung nasan man siya ngayon, di hamak na mas magandang buhay yan. Ma'am, anong ibig niyo sabihin binigay niya yung anak ko? Sabihin niyo sa akin yung totoo! Binigay niyo ba yung anak ko? Binigay niyo ba yung anak ko? Umigil ka dyan! Ah! Anong karapatan mo ibigay yung anak ko sa iba? Ma'am, ibalik niyo sa akin yung anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Kung ano man kayo sa akin, ibigay niyo yung anak ko! Isoli niyo naman! Anak ko yun! Anak ko yun! Wala kayong karapatan! Wala kayong karapatan! Maawa kayo! Magmakaawa ako sa inyo!
kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.